sana'y manghihingi ng tulong sa inyo. May pagpagamot ko sa aking apo. Nahulog pa po yun sa bangin. Hindi po makalakad ngayon. Nandito lang sa bahay. Dalapi, pahingi po kami sana na konting tulong ninyo. At nang maibili ko po ng mga gagamitin namin sa kanya papagamot. Hihingi po ako ng tulong. Ako'y na-aksidente. Hindi po ako makalakad. Ako lang po ang bumubuhay sa nanay ko. Sana po ako'y tulungan ninyo. Karami. Lola, po. Pagagawa ko po yung bahay ninyo, Lola, tapos meron na po kayong bigasan po. Opo. Tapos magbibigay po ako ng pera para pambili niyo po ng mga gamot. Salamat po. Walang anuman po, Lola. Dahil po sa inyong kabutihan at pagiging concerned citizen, yung pagmamahal niyo po kay Lola, ako po ay magbibigay ng regalo sa inyo ng 28,000. Wow. Salamat. Salamat. Oh, siyempre, ma'am. Reward po sa inyo yan. Darating po aming reported dyan sa inyo. Kakausapin po kayo pati si Lola, okay? Salamat po, ma'am. Po. Walang anuman po. Tunay ngang hindi matutumbasan ang pagmamahal ng mga lola sa kanilang mga apo. Gaya na lamang ni Lola Mercedes na sa kabila ng katandaan ay patuloy pa rin ang pag-aaruga sa kanyang apo na si Chris Santos. Kaya naman bilang kapalit ng kanyang mga naging sakripisyo, agad siyang tinulungan ni Idol Rafi upang mabago ang kanilang buhay. Nandito po kami ngayon para po personal pong ibigay namin sa inyo yung tulong ni Idol Rafi. Kamusta po ang inyong kalagayan sa ngayon, Nanay Mercedes? Kung may nagpapahingi sa amin, tinatanggap namin. Ganun lang ang buhay namin mag-apo. Dati ay ang naghahanap buhay siya, ngayon hindi na niya kaya at nababagsak sa dagat. Sa ngayon po, kamusta naman si Tatay Crisanto? Ay, maigigi naman na ngayon. Nakakalakad-lakad na ng konti. Kamusta po ang inyong kalagayan? Ay, sanamang po. Nasabi sa amin ni Nanay na kayo daw po ay na-aksidente. Paano po ba nangyari yun? Nahulog na po sa bangin. Napasapit lang ang paa. Ngayon po, ano po yung nararamdaman niyo sa ngayon? Ito po, masakit. Nakakalakad pa naman po kayo? Umpo. Tatay, nakwento kasi sa amin na kayo lang daw ang bumubuhay kay Lola Mercedes. Ano po ba yung ginagawa niyong paraan para po may pangtustos kayo sa pangangailangan niyo? Namumulot po ako ng tutukin. Ano po ba yung tutukin? Yung po wag ang kasulad po na no. Ah, okay. Parang seizures po. Yeah. Ganito na po talaga siya magsalita, oh. Si Tatay Crisanto. Hindi na tumutuloy yung salita niya. Ganyan na lang. Kumisyan nga nakakalimutan. Tatay Crisanto, naaalala niyo pa po ba kung magkano po yung kinikita niyo sa pagtitinda ng seashells dati? 25 po. 25 pesos? Isang araw na po yun. Po. Paano niyo po napapagkasya yung 25 pesos para kay Lola Mercedes? Binibili naman po. Bigas po. Asukar, kape. Ay. Nani Mercedes, paano niyo naman po inaalagaan itong si Tatay Crisanto simula nga nung na-aksidente po siya? Hinihilot-hilot ko. Para mawala yung diferensya niya. At dito kasi sa lugar na ito, ako doktora. Maghihilot. Ano po yung inyong naging reaksyon nung nalaman niyo na na-aksidente ito po? Ay, malungkot na malungkot ako. Sabi ko yan, hindi na tayo kakain ngayon. At hindi ka na makakapaghanap buhay. Paano po kayo nabubuhay sa ngayon simula po nung na-aksidente siya? Eh, binibigyan-bigyan niya kami ng mga anak ko at apo. Usually po, ano po yung kinakain niyo sa araw-araw?
Lumangga, sasain ko na sa lisihan, maghapon namin kain. Ay, ulam, magkuka na lang kami ng asin, kaya toyo. Tatlong karahas lang kami sa maghapon. Magtitiis-tiis na lang kami dito. Kumbaga, ikaw din, Nana, hindi ka na rin po nakakapagtrabaho. Nakakapag-tanim-tanim pa man ako ng mga gulayin. Gaano po kalaki yung pinagbago ng buhay niyo simula nung nangyari ito kay Tatay Chris? Ay, naku, malaki. Ang paghihirap na rin ito doon. Halos kung gabi nga umiiyak na ako kung paano kami makakaraos sa araw-araw. Gaano na po kayo katagal na nakatira dito? Nung dumating kami dito, 1961. Hanggang ngayon? Nung iwanan ng mamatay ang ina niya, ang edad niya na 1 taon at 3 buwan. Ako na nagpalaki. Nanay Mercedes, ano po yung pakiramdam niyo sa ngayon na kumbaga tutulungan na po kayo ni Idol Rafi para po magkaroon ng panibagong buhay and syempre ng bagong bahay? Ay, ako po lubos na nagpapasalamat sa inyo at saka sa kanyang tumutulo. Maraming salamat po. Ngayon po, natutulungan na po ni Idol Rafi sila Nanay Mercedes. Ano po yung pakiramdam niyo sa ngayon? Masaya po ako para po sa kanilang maglola kasi po hindi na po sila maninirahan po dito. Hindi na po sila, hindi na po si Santos manggagasang para lang po manguhan po ng ipangbebenta po niya para po may pambili po siya ng, sila ng pagkain ng lola niya. Ano po ba yung dahilan kung bakit talagang pinush nyo na tulungan itong maglola? Naaawa nga po ako kay Santos kasi nga po araw-araw po siyang naglalakad po ahon lusong po doon sa Kalabaka para lang po may maibenta po siya maglako. Para po pag-uwi po niya, may dala po siyang pagkain para po sa kanila ng lola niya. Lola Mercedes, ikaw anong gusto mong sabihin po dito kay Ate Celeste bilang pagtulong niya sa iyo? Nang dumating siya sa amin, na kami tinulungan niya ako, nagpapasalamat ng buong puso sa kanya. So Nanay, hindi na po natin papatagalin pa at pupuntahan na po natin doon sa Kalabaka yung sinasabi niyo pong bakanteng maliit na lupa na ating tatayuan ng inyong bagong bahay at syempre ng bigasan. So, ready na po kayo? Oo. Salamat. Ready! Okay. Sinasabi niyong lupa na ating pagtatayuan ng inyong bahay at bigasan. So, tatay, kayo po yung may-ari ng lupang ito? Opo. Okay lang po ba sa inyo na dito po natin bibigyan ng panibagong bahay at pangkabuhayan si Nanay? Opo naman po. Huwag kayong mag-alala, Nanay, dahil umpisahan na natin yung paggawa at nandito po yung ating karpentero. Sir, ano po ba yung ating plano sa bahay at bigasan po ni Nanay Mercedes? Dito po yung pinakang bigasan niya. Tapos andun yung bahay, kwarto nila sa kantong yun. Dito naman ang kanilang dirty kitchen, lugar na to. Tapos ang kanilang siya dito po, ma'am. So, Nanay, mamimili muna po kami ni Sir para magawa na natin yung inyong bahay at bigasan. Okay? Ayun. Thank you.
Ayan po yung pinangako po ni Idol Raffy na mga groceries, oh, and may mga gulay at prutas, and syempre po yung vitamins nyo, oh, na pinangako ni Idol. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sarili. Huwag ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan, dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan. Tatay Crisanto, ito na po yung bigasan po na handog ni Idol Raffy. So bali 50 sako po iyan na bigas ng inyong ibebenta. Maraming salamat, Idol. Maraming salamat po, Idol. Ito po, Lola Mercedes, tanggapin niyo po yung 10,000 piso na cash assistance na bigay ni Idol Raffy. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bilang kapalit po ng inyong kabutihan, meron pong sorpresa si Idol Raffy, and syempre yung ACCIS party list para po sa inyo, Ate Celeste. Ito po, 28,000 pesos. Bigay po yan ng ACCIS party list. Lucky number po ng ACCIS. Thank you po dito sa binigay niyo po. Malaking tulong po ito para sa amin po, lalo na po ngayong may pandemic, baga po. Salamat sa'yo, Idol Raffy. Nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Raffy Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan.